Words are powerful. Makapangyarihan po ang mga salita, yung mga words na binibitawan natin. Di ba po, paano ba na-create ang mundo? Di ba po, ang ginamit lang ni Lord ay salita? Di ba, let there be light. Di ba, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buwan, ng bituin, nagkaroon ng langit at lupa, nagkaroon ng mga tubig, no, yung bodies of water, ng mga hayop, halaman, ng mga puno, ganyan. Dahil po sa salita. Di ba, ganun ka-powerful, ganun makapangyarihan ang salita. And ang words po natin, no, words can either make or break people. Yan, totoo po yan. Diba, it can break people. No, word can break people. Paano po yun? Diba kapag ka tayo ay nagsasalita ng masakit sa kapwa, nadidishearten po sila. Lalo na po sa mga social media, diba kapag may nabubuli, ganyan. Yung iba, diba, nag-suicide pa nga eh, diba? Yung sa sobrang kahihiyan nila, sa sobrang sama ng loob, ganyan. At meron pa pong nagkakaroon ng mga kaso-kaso dahil nga sa paninirang puri, ganyan. So, alam mo yung salita lang siya, pero talagang malaki po ang impact niya sa tao. Meron din po yung mga verbal abuse na tinatawag, di ba, sa mga mag-asawa. Bakit po naghihiwalay? Di ba, dahil nga sa mga masasakit na salita na naririnig mo sa asawa mo, o kaya yung mga mga asawang babae na sige nang nag, ganyan, na parang wala ng peace of mind yung asawa, yan, kaya naghihiwalay. Tapos, bakit may mga naglalayas na anak? Dahil din po sa salita. Pero, words can also make people, yung nakaka-inspire. So, meron naman din na, alam mo yun, isang salita lang na nabitawan ng tao, parang nag-spark po yun ng magandang idea sa'yo para, oo nga, no, maganda yung sinabi niya, parang, na-inspire ako sa sinabi niya, ganyan, ako malaki yung natutunan ko sa sinabi niya, ganyan na, dahil po sa mga words natin, pwede nating ma-influence, no, ma-inspire ang buhay ng tao. Lalong-lalo na po dito sa YouTube, no. Tayo bilang mga content creators, napakalaki po ng ating influence, impact, and effect, no, sa mga viewers po natin. So, pakakaingatan po natin yung mga salita natin. Kaya nga, 'di ba, may community guidelines po sa YouTube. Ayaw nila yung mga harassment, yung mga violent words, hindi lang pati yung mga actions, no, yung mga ginagawa. Talagang madidelete yung channel mo. Or hindi po siya advertisers friendly. Kumbaga, walang maglalagay sa iyo ng ads kung yung mga words mo, yung channel mo ay hindi maganda. At may magre-report talaga sa iyo. So, napakalaking bagay po nun. At isa pa pong gusto kong bigyan ng emphasis, no, pagdating sa salita. Alam nyo, dahil nga siya ay powerful, iingatan po natin yung mga salitang sinasabi natin, lalo na po sa sarili natin. Kasi tandaan po natin na every word po na bibitawan natin, naririnig po tayo ng cell natin. Every cell po natin, every tissue po natin, naririnig po tayo. Halimbawa, sabihin natin, ang pangit-pangit po na, o ang taba-taba ko na. Tapos, maya-maya, pansinin mo, sobrang nalulungkot ka na, very down yung mood mo, parang wala kang ganang lumabas, wala kang ganang mag-ayos kasi sinabihan mo yung sarili mo na ang pangit mo ngayon or ang taba-taba mo na. Alam nyo ba sa ibang bansa, mga foreigner, pagka sinabihan mo sila ng mataba, naku, parang ano na po yun, big deal na po yun sa kanila. Kasi imaginein mo, ha, di ba napakahirap pong magpapayat, mag-diet. Halimbawa, yung iba, nag-gym pa, tapos alam mo yun, bago siya pagpawisan ng husto, grabing workout ang ginawa niya. Tapos, ang dami niyang pagkain na, alam mo yun, na hindi kinain, nag-self-control siya, nag-diet siya, tapos sasabihin mo lang siya, uy, parang tumbaba ka ngayon. O, di ba, parang sobrang big deal po yun, gano'n sa kanila. Pero yung iba naman, pagka payat sila, gustong-gusto naman nila, nasasabihan sila ng gano'n. Okay? Tapos, alam mo, yung, halimbawa,
yung mga salita mo na ang batugan mo, ang tamad mo, wala ka ng silbi, yung mga ganyan ako. Sobrang laki po ng impact niya sa tao na pwedeng maka, yung spirit niya is mamatay dahil sa salita po natin. So, be kind to ourselves, no, sa mga words po natin. Kaya nga, totoo po yung mga affirmations na tinatawag, diba? Lalo na yung mga sales people. Diba, bago sila lumabas, ayan, titignan nila yung sarili nila sa salamin. Tapos magsasalita sila na, ano, I'm getting successful and better every day. Ganyan. I am very healthy. Ganyan. I look very beautiful, elegant, and prosperous. Ganyan. So, ang laki pong impact nun kasi nga naririnig tayo ng bawat cell natin. Kaya, ingatan po natin yung salita natin. Kung paano tayo humarap sa sarili natin and sa tao po natin. Kaya nga, alam mo, di ba yung may nakasalubong ka, tapos sabihin mo, uy, ang ganda-ganda ng suot mo ngayon. O di ba, parang yung palang salita na yun, eh may spar mo siya, parang gaganahan siya. Yung buong araw niya, eh you make her day a good day, no? Yung buong araw niya, eh masaya po siya. Dahil lang po dun sa simpleng salita natin. Kaya nga, alam mo, we have to be generous with our praise. And kailangan kuripot tayo doon sa mga negative criticisms natin, no? Maging sensitive po tayo or ingatan po natin mabuti yung sinasabi natin sa sarili natin. Dahil sabi ko nga, naririnig po tayo ng every cell natin, ng every tissue po natin. Like halimbawa, sabihin mo, ay matanda na ako, hindi na ako makaka-achieve ng goals ko, ganyan. So parang hintayin ko na lang yung oras mo, ganun, or ang dami ko nung nararamdamang sakit, hindi na ako ganun ka-productive. Alam mo, the more na maghihina yung system mo, kasi narinig ka na eh, no? Parang in-affirm mo, parang binigyan mo na ng life sentence yung sarili mo, pagka ganun. So, maging sensitive po tayo, maging conscious tayo sa every word na sasabihin natin, higit lalo sa sarili natin. I-lift natin, inspire natin sarili natin. Naku, parang sabihin mo, wow, alam mo, Raquel, halimbawa, Raquel, may potential ka pa, may malaki ka pang potential para mag-improve, you can achieve more, mataas pa yung pwede mong ma-achieve, marating sa buhay mo, ganyan. Nag-uumpisa ka pala ngayon sa mga pangarap mo. And God is there, sabi nga, di ba? With God, nothing is impossible. So, kahit ano, pwede nating ma-achieve. No? Walang limit yon. At saka, sabi nga, natutunan ko din kay Bob Proctor na there's no such thing as retirement. Kasi, tayong mga tao, we are destined to evolve, to grow. No? Kasi pag inisip mo na, retirement age ko na, or old age na ako, ganyan-ganyan. Nako, konting ano na lang, yun nga, magiging very unproductive na yung buhay mo, parang wala nang drive, no? Wala nang parang motivation para mag-pursue. Walang ganun, walang stage para mag-stop. Parang every day of our life is a potential day for us to achieve more and to improve ourselves. Okay, so friends, marami pong salamat sa inyong panonood. God bless us all po.